Epiplor. Paano naging mababa yung piplor? Ayun po. Katulad ng mga anak ninyo, sa public school din ako nag-aral. At sa awa ng Diyos, yung mga teacher ko nagtsaga sa akin, akalain mo, meron na silang estudyante naging mayor ng Kapitolyo ng bansa. Di ba? Mano pa, yung chambay. Sa tulong ninyo, excuse me, sa tulong ninyo, baka magkaroon pa sila ng estudyante presidente. Pwede? Kaya? Posible? Yes! Naman. Bago-bago naman. Oh! Ewan ko lang ha, kung nakakahalata na kayo. O tingnan ninyo ha. Kanina, napakinggan nyo ng ating mga kandidato senador. Nabanggit nila. Papalit-palit. Sabi nga ni Carl, bago naman. O alam nyo ba't niya nasabi yun? Sorry ha. Tawo muna ako ha. Oo, yan. Alam nyo ba't niya nasabi yun? Eh, 30 years, ang nagpapalitan lang yung mga pamilyang yun eh. Tama? Pasinin ninyo, baka lang nga nachuchubibo kayo. Pinaikot-ikot lang tayo. Oh, tingnan ninyo, sila tumatakbo para mag-agawan ng trono. At pagkatapos ng isang pamilya na yon, ha? Mananalo yung isang pamilya naman, nagbago pa ng kulay, pero ganun pa rin kulay nun, huwag kayo mabubudol-budol doon, pare-pareho pa rin yun. Gaganti, mag-iiganti, pakulong dito, pakulong doon, away dito, away doon, kamusta kayo? Tama mali? Nangyayari hindi? Naman. Kaya nakalulungkot. Tama po yung sinabi ni Vice Governor niya. Abay, limasin ko ang politiko. Paghalalan. Para sumayo. Pero, hindi nila naranasan magtitil na kasi. Ako lang to. Hindi nila naranasan na ang bituka natin madalas sa hindi nandun si Kalema at si Suma. Ang likot eh. Hindi yun napapansin. Ano? Kaya kung bakit, mga kababayan, kami ni Doc sumali, sumama, at nag-a-apply sa inyo ng trabaho. Dahil hindi trono ang gusto namin, maglingkod sa inyo. Meron pang laban, bawi, laban, bawi. Teleserye? Para bang teleserye ang buhay ng tao? Na hindi nila alam? Oh. Kayo mga mangingisda, taas na ang kamay. Ayan, ang mga maraming sakit sa bato. Hindi lang sinabi ni Doc. Dahil yung isda, pag hindi nabili, gagawin? At ikaw'y gawa na gawa ng dahil, ikaw'y magiging daing ng daing. Dahil laging kulang ang kita. Tapos, ang masakit nito, yung mga inchik, inaagaw pa yung isda natin. At ang maganda nito, ang nakalulungkot dito, andyan lang. Ang lapit lang. Pero kamusta kayo? Bigyan ng jacket yan. Kaya mga kababayan, ako po, sa totoohanan lamang,
nabanggit kanina ni Mayor John. Siguro, kung sarili ko lang ang iisipin ko, mag-mayor na lang ako ng Maynila? Pwede, no? Doon na lang ako? Piling ko wala naman akong kalaban. Kung sarili ko lang ang iisipin ko. I love you too. Kaya lang may asawa na ako. Kung di ka naman selosa, pwede ako. Charot. Pero hindi. Hindi ko inisip ang sarili ko lang. Bakit? Mahirap maging mahirap. Mahirap ang pakiramdam. Hindi ko alam sa inyo dito kung nakakasiguro kayo na yung bahay na kinatitiri ka ninyo nandun pa bahay ninyo dahil yung lupa hindi inyo. Tama ba yun? Di ba yun ang agam-agam nyo araw-araw? Kaya kung bakit mapapansin ninyo o i-GMG nyo, i-Google mo, gwapo. At tingnan ninyo, Base Community, Tondominium 1, Tondominium 2, Binondominium 1, mga vertical housing na naganap first time in history sa Manila. Walang itinaboy, walang itinapon sa bundok ng Tralala, na wala naman tubig, walang kuryente. Doon ulit sila. Kung saan nakatusok ang bahay nila, doon sila ginawan. 42 square meter, 2 bedroom, condominium. Saan ka nakakita? Sa Manila lang, squatter, naka-condominium pa. Totoo naman. Hindi ko naman itinatangos ang ilong ko, pero ang nagsasabi ng tapat, nagsasama ng naman. O kasi, kaya ako sa totoo, gusto ko rin ito. Ayoko yung mga yung pabebe. Aba bakit? Pabebe ba buhay ninyo? Bakit? Yung alon ba bibiruin kayo? Bakit yung krudo ba binibiro rin kayo? Sinasalok ba krudo? Di ba totoong buhay to? Di ba totoong hamon to? Naman. Eh ngayon nga, ang problema kayo kung may mamalang, meron kayo pang palengke, ma'am. Meron kayo pang palengke? Huwag kayo mag-alala, mga kababayan! Hindi kayo! Mawawalan! Hindi kayo magkakaroon. Kala nyo ha, tagatundo to. Hindi ho ba? Yun ang buhay na meron tayo. Nanay, igising sa umaga. Maghahanda. Tirador ng kaning lamig. Isasangag. Isusubo sa bata. O anak, huwag ka na magbaon. Kumain ka na dito. Balik ka ng alas 12. Yung tatay, magtatrabaho. Magbabaka sakali. Walang kasiguruan. Pag-uwi. Inirarawos natin ang buhay natin araw-araw. Kaya ako, kahit papano, kahit mahirap kami, maswerte ako sa nanay at sa tatay. Katulad ng nanay at tatay ninyo. Opo, kahit mahirap kami, hindi sila bumitaw. Hindi sila sumugo. Magaling ang nanay at tatay ko. Gusto niyo mamit? Hindi, kwentuhan lang kayo. Hindi, baka may matutunan kayo eh. Oh, nanay ko, kamamatay lang last year. Oh. Tatay ko, no, 1995. Oh. Namimiss na nila kayo. Gusto niyo matuto sa kanila? Ayaw. Oh, sige. Pero, kahit kami, anak, mahirap, ang nanay ko, ang tatay ko, hindi nagnakaw. Nang ginto. Ay, sigurado ako doon. Ay, wala akong gintong kutsara sa bibig. Kaya pag-iingat kayo dyan, may umiikot-ikot. Ginto po.
Boto ginto. Ingat. Mabubudol-budol na naman kayo. Pekyo. Pansiyon. Hindi mo masasanda kay si Buwan ng Nobilirio. Ngayon mga kababayan. Mahirap maging mahirap. Lalo na kung wala kang gobyerno masasandalan. Tama mali? Kaya sa inyo, mga nanay, mga tatay, huwag na huwag kayong mawawalang pag-asa. Opo, kung nangyari sa akin, pwede rin mangyari sa mga anak ninyo. Dahil pareho lang kami ng buhay. Hindi po ako born a kid. Hindi po ako batang Alaska. Amlang ang tinitira ko. Mga nanay, salbahe kayo ha. Mukhang gatas. Pero hindi lasang gatas kung makadot-dot kayo sa bibig namin, ha? O, i-digin mo yan, i-digin mo yan. Kasi wala. Diba, lalamigat yan. Ah, titirahin na. Pero, uulit-ulitin ko, nakaraos tayo. Bakit? Dahil hindi tayo sumuko. Okay, ngayon, mga kababayan, baka abutin pa tayo ng alas 7 ng gabi, mag-abono pa ako. Magutom kayo eh. At, di ba le? Gugutomin ko kayo ngayon, pero bubusugin ko kayo ng pangarap. Umayag na kayo. Pangarap lang to. At least kasama kayo dito. Opo, gusto ko ngayong hapon, kahit papaano, pag-uwi ninyo sa mga pamilya ninyo, masasabi ninyo na darating ang araw, 6 na buwan simula ngayon. Meron ang gobyernong may tenga. Hindi bungol. Hindi pingin. O, diretsa na. Maraming gagawin sa bansa. Marami. Nuknukan ang dami. Tama? O, pero, sa dami yan, hindi ko na ikukwento yun. Ikukwento ko na lang kung ano yung mararamdaman agad ng tao. Okay? Una kong gagawin, bahala na kayo kung maniwala kayo. Pero, tanda ninyo, ang laway ko nasasanla. Opo. Sasanla mo agad? Opo. Bakit? O, dito ha. Real talk, real talk. Di ba mahirap? Ano puhunan? Naman. Pag pumunta ka sa kapitbahay mo, di ba? Eh. Kalahating kilong bigas. Kailan? Akinsi na. Eh kaso hindi nabanggit yung buwan. Isang taon na hindi pa ba yun? Oh, tanong! Papautangin ka? Papautangin ka? Bakit? Ano puhunan mo? Ganun ang pobre. Ganun ang mahirap. May halaga ang salita na pangawakan ng tao. Yan ang piraktis ko sa pag-gobyerno. Dahil yun lang ang kayo ko ibigay sa tao, yaman. Dahil wala akong tatay na presidente. Wala akong asawang hero-hero. Solong tagapagmana ko ng malaking lupain ng nanay at tatay ko. Bulubundukin at umuusok. Sinungaling sa inyo, hasindero kami. Ah, bundok! Ang nanay ko magaling. Sabi ko sa inyo, sana mamit yung nanay ko. Ang nanay ko magaling. Nakakita ng lupa. Galing sa Samar. Nagprobisyano. Maliw tayo ng Maynila. Nakakita ng lupa ng lupa. Kunwari, nagtanim ng talbos ng kamot. Maya-maya, naglagay ng bangko. Yung bangko, ginawang papag. Yung papag, nilagyan ng bubong. Yung bubong, nilagyan ng dingding. Yung dingding, nilagyan ng pintuan. Talbos ng kamote, tinanim bahay ang tububo.
Yan ang buhay, squatter. Tama! Kaya kami, kahit kami, mahirap nung araw, kasosyo kami sa Meralco. Oh! May-ari kami ng Meralco, baka kala ninyo. Bire mo, may kuryente ka, walang bayad. Oh, di ba may-ari ka? Jumper! Hindi naman, pagandahin natin, Spider-Man. Gapang-gapang sa post nila. O ngayon, doon na tayo sa pangarap ko para sa inyo. Ang unang-una kong gagawin, may awa ang Diyos sa tulong ninyo, kayong naparito, tulong ng kaanak ninyo, kakilala ninyo, mahal nyo sa buhay, jowa ninyo, ex ninyo. Ang unang-una kong gagawin, babawasan ko ng 50% ang buwis ng petrolyo. Kinilig kayo agad, ano? Ay, teka muna. Patotohanan muna natin kung pwede. Tingnan mo natin, kasi gusto ko real talk, di ba? Para meron naman kayong mapanghawakan, no? Angkla. No? Maangklahan. O ako, seaman ng pangarap ko nga pala, gusto ko maging kapitan ng barko. Eh, di ba? Taas ulit kamay ng mga mangingisda sa araw, pero maninisid dyan sa gabi. Gano'n, nasisisid ka gabi-gabi, ha? Kumakata ako, wagas. Patingnan lang na nakita ko. Oh, tanong. Pag binawasan ko ang buwis ng petrolyo, bababa ang krudo? Baba! Tama naman. Pero, hindi niyo tanongin sa isipan ninyo, bakit hindi sinabi ni Isko, pabababain niya yung gasolina? Kasi, bulagas yun. Bakit? Ako ba may control ng presyo ng krudo sa mundo? Sino may control ng presyo sa krudo? Arabo. Tama, mali? Tama. Pero ang krudo, pag pumasok sa bansa, may buwis. Tama, mali? Tama. Sino may control ng buwis? Ang galing mo. Ang galing ng mga teacher niyo rito sa Araling Panlipunan. Gobyerno ang may control. Sino ang namumuno sa gobyerno? Siya! Naman. Kaya aatras muna ang gobyerno, magpaparaya muna ang gobyerno, iraraos muna ang tao, aabanti muna ang tao. Pwede? Pwede. Kaya? Kaya. Posible? Posible. Naman. O, pangalawa. At ito na lang yung pangalawa. Pangalawa lang. Wala na tayong maraming cheche-bureche. Tingnan natin kung mararamdaman ng tao ito. Tingnan natin ito kung kapakinabangan ng tao. Ang pangalawa kong gagawin, pati binawasan ko na yung buwis ng krudo, ng petrolyo. Ang susunod kong gagawin, babawasan ko yung buwis, 50% ng buwis ng kuryente. Pwede? Posible? Kaya? Kaya! Naman. O, pag-usapan natin ulit. Tingnan natin. Bakit hindi ko kinumpronta yung pag-produce ng kuryente? Bakit? Eh, may kontrata yun eh. Tama, mali? Tama. O, sa'yo, away ko. Gaganon-ganon ako. Ididimanda lang ako nun. Ididimanda ko rin sila. Tama, mali? Demanda rito, demanda ron. Tama, mali? At malamang sa hindi, manalo yung kumpanya. Tama, mali? Ano nangyari sa tao? Eh, sino naman ang may control ng buwis ng kuryente? Gobyerno. Eh, sino pinuno ng gobyerno? Naman. May logic? Simple? Gano'n tumakbo ang gobyerno ng Maynila. Hindi naligaw kasi tao ang una. O ngayon, kinontra ako. Totoo naman to.
Ah, yung iniisip ni Yorme, malulugi ang gobyerno. 130 billion ang lugi ng gobyerno. Malaking pera? Naman. Pero, ang hindi sinabi, maliit na porsyento lang yon sa 5 trilyon na pondo ng gobyerno. O, simple math tayo. Simpleng math lang. 5 trilyon, bawasan ng 800 billion pambayad ng utang, magkano natira? 4.2 trilyon. Tama, mali? Bawasan mo ngayon ng pagkakalugi sa inisip ko ng 130 billion. Magkano natira? 4 trilyon and 70 billion. Malaki? Maliit. Exactly. Pero sa buhay ng tao, malaki. Dahil bawat piso na masisave ng nanay, mapapadala ng tatay para sa kanyang pamilya, kabuhayan na yon ng isang ordinaryong pamilyang Pilipino. Tama ba rin? Naman. O, tingnan ninyo. Bakit ang isda ang mahal? Tingnan natin. Bakit ang isda mahal? Pwede nyo bang ibenta ng palugi? Eh, kaya sila lumamoy sa gitna ng dagat. Tapos magkukrudo ka pa sa Kubota, sa Yamaha, sa 4x. Eh kung makalagok ng ano yung, kala mo may-ari ka ng gasolina. Tama, mali? Tama. Ay, ang mahal ng Kusumo. O di paglanding ng isda, mahal na. Tama, mali? Tama. Pagbili ng nanay, aba, mamimili. Isda, manok. Magkapresyo na halos eh. Tama ba? Pag nababa ang petrolyo, bumaba ang kuryente, ha? Bababa ang bilihin. Pagbaba ng bilihin, papanatag ang tao. Ang pagkalugi ng gobyerno, siyang kapakinabangan ng tao. Pwede? Pwede. Kaya? Kaya. Posible? Pwede. May tipid na kayo? May tipid na kayo? Oh, eh 130 billion yun. 130 billion yun. Para ako nagbigay ng 130 billion na ayuda taon-taon. Pero walang pinipili. Walang pinipili. Yun yung uri ng ayuda. Mahirap, middle class, mayaman, lahat tinatamaan. Tama, mali? Tama. Hindi yung ayudang may dumarating sa barangay road. Dumaan sa harapan mo. Dumating sa kapitbahay mo. Ikaw ano? Tapos, hindi ka lang tulong laway. Nakaganyan ka pa. Bagay! Tama ha? Nag-aaway pa kayo. Ito, diretso sa tao. Pansamantala, itatawid natin ang tao. Hindi pang habang buhay ito. Buti nang alam ninyo. Gusto ko lang at least sa una, 2 taon, mairaos lang yung tao. Makaraos lang tayo sa pandemya. Saka na tayo gumawa ng mga kung ano-ano. Di ba? Yung mga pinapangako, mga laylayan ng laylayan. Maintindihan, pinagaganda pa salita eh. Oh. Iniiba pa yung kategorya nyo, laylayan, laylayan. Hindi kami laylayan, mahirap kami. Pinasasarap nyo pa kwento, wala namang kwenta. Tama, mali? Kaya kayo, gusto niyo magbago? Opo! Wee! Wala magbago! Promise, gusto niyo na pagbabago? Opo! Eh gumawa kayo ng bago? Oo! Oh. Eh kung yung pare, sila-sila pare, anak ng presidente, puro na lang anak, eh wala, napag-asa anak ninyo. Abay, bakit? Eh, para pala manalo eh, kailangan anak ka ng presidente. Pero yung mga batang nagsisikap, yung mga magulang na nagsikap, iraos ang kanilang anak, pinag-aral ang kanilang anak, lumaki ng maayos, nagsikap, nagtagumpay, ala ng karapatan. Bakit? Eh, nanay niya hindi presidente, tatay niya hindi presidente, hindi senador eh. Tama, mali? O, kawawa na kayo. Eh. Tama? Kaya ang katagumpayan ko, katagumpayan ninyo.
Ayun, kung gusto nyo maiba, maiba lang. Total, dalandala na kayo sa pangako eh. Tama ba? Abusado kayo eh. Napakakuha na kayo, gusto nyo ito pa rin pa. Pero may hangganan ng lahat. May hangganan. At ang hangganan na yan, kayo ang gagawa. Kayo ang magdedesisyon. Kayo ang mamimili. Huwag kayo magpamantika sa labi. Dahil ang mantika sa labi, matutuyo din yan. Susunod niyong ipalalaway na lang ang lalamunin niyo. Di ba pagkagutom ka? Mami na kayo. Tirador din kayo ng laway. Yan ang buhay eh. O ngayon, gusto niyo talaga maiba? Bumoto naman kayo ng iba. Tingnan ninyo, sabi ni Einstein, mga teacher alam to, kilala si Einstein. Kilala niyo si Einstein? Yung scientist na ganun ang buo. O sabi ni Einstein, don't expect different results will come to you tomorrow if what you did today is the same as yesterday. Naintindihan niyo? Hindi? Okay, mag-alala, hindi kayo nag-iisa. Kabisado ko lang yun. Dinugo nga ilong ko yun. Okay, Tagalog na lang. Huwag kayong aasa na may bagong mangyayari sa inyo bukas kung ang ginawa nyo ngayon ay katulad ng kahapon. Ganun pa rin ang resulta noon. Naghahangad tayo. Naghahangad tayo, ha? Ng bagong buhay. Eh, yung buhay na pinagdaanan natin, sila rin, mga tatay, nanay, nila ang namuno rin noong panahon na yun. Ngayon, aasa kayo na mag-iba? Ay, niloloko natin ang sarili natin, oh. Nabubuladas tayo. Kaya, yung mga political elite, ayaw sa akin. Kaya ayaw nila sa akin. Kaya tingin nila sa akin ay magaspang. Sila yung mga mapupunta sa langit. Mga banal. Tayo raw. Ako sigurado ako purgatorio. Ikaw Brad, saan napunta mo? Sigurado ako doon. Ipagdadasal nyo na lang ako. Pero yun ang tunay na buhay. Ang tunay na buhay, hindi nalalagyan ng asukal, ang kuko, ang dila. Wala yan. Ang tunay na buhay, yung mamaya, kung umuwi kayo, may ayudahan ba to? Yung mamaya, gigising kayo sa umaga, ha? Gigising, buti pa nga mangingisda eh, para gumawa ng tuyo. Ah, kasi pag kumain ka ng tuyo, meron ka ng merienda. Subukan mo kumain ng tanghalian tuyo na may suka. Alas tres ng hapon, meron kang merienda. Totoo naman ha, pag kumakain ka ng tuyo, hapon na agad. Lasa tuyo pa rin yung kuko mo. Pero yan, lahat ng yan, basa ako ang kompromiso ko sa inyo. Hindi ko kayo mapapayaman. Totohanan na tayo. Pero sisiguraduhin ko, pataasin ang antas ng pamumuhay ng tao. Ngayon, huwag na kayong mangamba. Huwag kayong mangangamba. Itong pag-gobyerno na to, pag ako binigyan nyo ng pagkakataon, walang higantihan to. In fact, lahat ng ginawa ni Pangulong Duterte na simulan na, itutuloy ko. Abay, bakit ko itutuloy? Eh, ginagawa na eh. Eh, bakit ko itutuloy? Binayaran nyo na yun eh. Tama, mali? Kasi naging habit, pag nagpapalit ng administrasyon, giba dito, giba doon, away dito, away doon, kulong dito, kulong doon. Ayun, tao, ano? Kaya hindi ko yung gagawin. Ngayon, pagbubutihan pa natin.
Yung build na nasimula na itutuloy. Ngayon, dahil tayo naman magbe-build. Build more houses, build more jobs, build more school, build more hospital, build more business. Pag may trabaho ang tao, panatag ang pamilya. Pag panatag ang pamilya, walang krimen. Tama, mali? Kaya naman nasasadlak sa karim... Kaya nasasadlak sa karimari-marim na sitwasyon ng tao. Ang tumulak sa kanya ay katatayuan niya. Ay siya kayo nakakita. O sige lang, ano lang, hindi ko gina-justify at hindi ko ito tolerate. Pero ito ang katwiran ng tao. Umiiyak na yung 5 buwan kong anak, walang gatas, hindi makapagsalita. Ano gagawin ng tatay? Punta sa highway. Doon, sa jeep. Magdadala ng 3 kantos. Bakit? Gusto ba niya makapamerwisyo? Malamang nasa isip niya, nakukonsensya niya. Pero ano gagawin niya sa anak niya? Di ba ganun ang buhay natin? Kaya ang gusto ko, meron kayong trabaho. Ang gusto ko, dyan, sa Subic, ang anak nyo nakapag-aral, salamat sa mga guro, salamat sa gobyerno, nagtatag ng maayos eskwela, pasok sila dyan, pasok ang negosyo kasi mura ang kuryente, mura ang gasolina, papasok ang mga kumpanya, mga anak ninyo may trabaho, lahat sila panatag ang buhay, mairaw sila nang magtapos naman ang kahirapan. Tanong! Ang yaman ba na ipapamana? Hindi! Tama, hindi. Ako, kaya nabigyan po ako yaman, mamanahin ko. Tama ba ang yaman na ipapamana? Tama, Manoy? Ganon din ang kahirapan. Ah, namamana rin yun eh. Pag wala kang ginawang kakaiba. Tama? Kaya, sa inyo lahat dito, sana nabusog kayo ng pangarap. At isang kwentong iiwan ko sa inyo. Kwento ng namatay na tao. Opo, kwento ng namatay na tao. Namatay si Pedro. Pumunta ng langit. Pagdating sa langit, nagbukas ang pintuan. Nag-elevator. Pagdating doon, sabi ng batay sa langit, "Hoy Pedro, ikaw ay bibigyan ko ng pagkakataon ng 2 araw para makapamili kung saan mo gusto, sa impyerno ba o sa langit." Sabi ni Pedro, doon sa bantay, sa langit. Talaga po? Oo, yan ang bagong patakaran papuntang langit. Madaling salita, si Pedro, sige po, pupunta muna ako sa impyerno. Pagdating sa impyerno, sumakay ng elevator, diretso-diretso. Pagbukas niya, nakita niya yung impyerno. Wow! May beach. Ang daming chicas. Nakapantit bra lang. Maraming ginto. Maraming ubas. Nagbabatuwa sila ng mga hamon. Ang sarap ng buhay sa impyerno. Matapos ang isang araw, umakyat naman si Pedro sa langit. Pagdating sa langit, nakita ni Pedro ang langit. Nakita niya ang mga babae. Nag-harmonika. Nagigita. Nagkakantahan. Tahimik. Kulay blue. Sabi ni Pedro, boring. Ayaw, umarap siya sa bantay ng langit at sinabi niya, tinanong siya, "Oh Pedro, ikaw ba ay nakapamili na?" "Opo! Ano napili mo?" "Gusto ko po sa impyerno." Sabi ng bantay sa langit, "Masusunod." Pinadala ulit siya sa elevator, dire-diretso ang impyerno. Pagbukas ng elevator, laking gulat ni Pedro. Yung beach, naging dagat-dagat ang kumukulong mga supre. Yung mga chikas, tiyanak pala. Yung mga hamon, buto pala.
ganito sa isang demonyo. Uy, pare. Pare, ano ganito? Naalala mo ko? Oo. Ako yung galing nung isang araw. Oo. Bakit nung isang araw, ang ganda-ganda ng impyerno? Bakit ngayon, iba na impyerno? Ah, nung isang araw, nangangampanya kami. Ngayon, bumoto ka na.